Yan. Good morning sa inyo lahat guys, sa mga daw sa Pilipinas guys. Luzon, Mesa, Mindanao, palagi po kayong mag-ingat dyan guys at maging sa ibang bansa guys na may mga Pilipino. Palagi po kayong mag-ingat sa ibang bansa. Ngayon guys ay Mayo 20, 2023. Ang pag-usapan natin sa umaga ito guys ay ganito. Ang layo pa guys, malayo pa guys ang 2028 presidential election. Pero yung itong mga politiko guys, ha? Itong mga nagpapahirap sa bansa natin guys ay ha? Ngayon pa lang guys ay naghahanda pa, naghahanda na 2023 pa lang guys, naghahanda na itong mga nagpapahirap sa bayan natin. Itong si Sara Duterte guys ay naghahanda na sa pagkapangulo sa 2028. Ang layo pa guys. Ngayon pa lang nagkaletse-letse na sila, ha? Matinding gulo ito guys, matinding gulo ito guys. Ang ginawa ng UNITEM. Ito talaga ang magugulo sa bansa natin guys. Ito. Ito ang magugulo sa bansa natin guys, mga magugulo talaga ito. Ang layo pa ng 2028 guys, ngayon naghahanda na sila. 'Di ba? Kaya ngayon guys, ang UNITEM, ha? Yung sinasabi nila ng UNITEM ay nagkandawatak-watak na guys, nagkagulo-gulo na guys, sila-sila mismo guys ay nag-away-away. Ha? Akala ko ba sasama ang babangon kayo? 'Di ba sabi nyo? Sasama tayong babangon muli. Oh. 'Di ba? Paano pa babangon kayo muli eh kayo mismo ngayon ay nag-away-away na, nagkagulo kayo. 'Di ba? Kurita. Tutunan dito. Kurita umugong sa kamara. Oh. Tapos itong si ano, itong si Impactang taga-Davao na si Sara. Oh. Kumala sa Lakasim di. 'Di ba? Nagmangmangan. Para kunyari hindi sa kasabot kay Gloria. Kasi ito guys. Kasi guys na kasi ito guys ha. Kasi na ano kasi, papunta na talaga ito guys sa 2020 election. Kasi nakikita ko natin guys na itong si Romualdez guys, ito yung mamanukin ni Bongbong Marcos. Kasi itong si Romualdez guys, si Martin Romualdez ay pinsan ito guys ni Bongbong Marcos, pinsang buo. Nakikita na ito ni Gloria guys, kaya ito si Gloria guys gumagawa ng kulita. Kaya itong si Gloria guys, patalsikin itong si Martin Romualdez. Kasi nakikita na ni Gloria guys na hindi si Sara ang mamanukin ni Bongbong Marcos. Yan. Yan ang ugat niya guys. Yan ang totoo guys. Layo pa guys na 2028. Ngayon guys naghahanda na sila. Kaya ito si Gloria guys gumagawa ng kulita. Gusto niya patalsikin. Gusto niya ikulita si Martin Romualdez. Alam niyo kung bakit guys? Kasi nakikita ito guys ni Gloria sa 2020 election na hindi mamanukin ni Bongbong Marcos Jr. si Sara Duterte. Nakikita ito guys ni Gloria. Ang ano guys, si Martin Romualdez ang mamanukin ni ano ni Bongbong Marcos Jr. sa 2020 presidential election, yung pisang buo niya. Kaya ngayon guys, gumawa itong hakbang si Gloria guys. Gumawa itong hakbang si Gloria. Para patalsikin ito guys, para ikulita ito si Martin Romualdez. Pag si Gloria na guys ang House Speaker, i-impeach siya ngayon si Bongbong Marcos Jr. Para ito si Sara guys ang magiging presidente na. Di ba? Nakita nyo na ang laro guys, nakita nyo na ang laro ng mga politiko guys. Huling-huli ko guys ang laro nila, huling-huli ko guys ang laro nila. Huling-huli ko guys. Kaya ito si Sara, kumalas ito sa Lakasim din nag-resign. Para kunyari, wala siyang alam sa gagawin ni Gloria Macapagal-Arroyo kay Martin Romualdez na ikukulita ito. Nakita nyo na guys ang laro. Kaya nga ito si Gloria guys, tinanggal ito bilang ano, tinanggal ito ng senior deputy speaker, tinanggal ito guys sa pagka-senior. Umano agad si Martin Romualdez guys, kumilos agad. Kaya nga ito si Bongbong Marcos guys, tahimik sa ulat na kulita sa speakership. Tahimik guys si Bongbong Marcos guys, tahimik siya ngayon, hindi siya nakikialam. Hindi siya ngayon nakikasaw-saw guys, kaya di ba
nagkagulo-gulo sila guys, nagkagulo-gulo lang ngayon guys ang unit team. Sila mismo guys, nagbugbuga, nagsuntukan ang unit team guys. Ha? O, nakita nyo na guys, ang laro guys ni Gloria. Ikukunita si ano, Martin Romales para siya papalit, para i-MPC Bongmo Marcos, para si Sara ang maging presidente. Kasi nakikita kasi ni Gloria guys, na si, sa 2020 election, si Martin Romaldez ang mamalokin ni Bongbong, hindi si Sara. Yan ang ano ko guys, ha? Yan ang hula ko guys. Hula ko ito guys, hula ko. Oh. Kaya ngayon, kasi dahil sa nakikita ni Gloria guys, na hindi si Sara ang mamalokin ni Bongbong sa 2028, ngayon pa lang guys, 2023 pa lang guys, gumalaw na ito si Gloria. Ang gagawin ni Gloria guys, yung ginawa niya kay Irap Estrada. Yan ang yan sana ang gagawin guys ni Gloria kasi nabuko ito. Nabuta tayo ito guys si Gloria. Kaya ngayon si Sara guys, nagdrama-drama ito, nag-resign. Kunyari para hindi nga niya alam guys eh. Kunyari wala siyang alam sa nangyayari. Kunyari wala siyang alam sa gagawin ni Gloria. Yan ang mga style nila guys. Ha? Ang layo-layo pa ng 2028 guys. Ngayon pala naghahanda na itong mga ulupong. Yan, nakita nyo na guys. Oh. Yan guys, ang ugat guys. Kaya malalim pa itong ano guys. Marami pa itong mangyayari guys. Abangan lang natin. Marami pa itong mangyayari guys. Tingnan nyo guys, marami pang mangyayari. Malalim itong usapan guys. Dahil nabutata na si Gloria guys. Kaya nga itinanggi niya eh. Cops, Pilot versus Romaldez. Itinanggi na. Itinanggi ito guys si Gloria. Hindi totoo. Itinanggi na ito guys. Oh. Diba? Itinanggi na ito guys si Gloria. Ya, yan ang hula ko guys. Yan. Patalsikin ito si Martin Romaldez para si Gloria kasi si Gloria kasi guys ang ano yung senior deputy speaker siya yung pangalawa ni Martin Romaldez. Kaya nga tinanggal ito si Gloria guys biglang bilang senior deputy kasi nalaman ni Romaldez na patalsikin nga siya. Kaya ginawa itong deputy speaker, pinalitan ito guys ni yung kababayan taga Pampanga, yun ang pinalit guys. Dahil nabuking lang guys si Gloria sa kanyang gagawing kulita lamang kay Romaldez. Yun guys, yan ang ugat sa lahat guys. Kasi gusto talaga ni ano guys, gusto ni Gloria na si Sara magpresidente na ngayon guys. Gusto niya ngayon si Sara kasi gagawin nga niya guys yung ginawa niya kay Irap. Diba tumakbo ulit siya sa pagka-presidente. Kasi hindi nga natapos yung 6 years kasi siyang lumugtong kay Irap si Gloria, di ba? Kaya nga si Fernando po na zero sa Mindanao, di ba? Naalala nyo guys? Di ba si Fernando po na zero guys sa Mindanao? Kaya naging 10 years ito si Gloria sa naging presidente sa Pasarte, naging 10 years kasi may 6 years siya. Mayroon pang 4 na taon ng kanyang tinuloy. Kasi 2 taon lang guys si Irap. Oh. Kaya ngayon guys, ang gagawin nga ni Gloria, ganyan. I-impeach ito si Bongbong Marcos para magiging 10 years itong si Sara. Para magiging 10 years si Gloria na speaker ni Sara sa kamara. Yan talaga guys. Kasi gustong-gusto yan ni ano, itong si Gloria maging speaker sa house. Binigay nga ito guys kay Martin Romaldez ni Bongbong kasi nga pinsang buo niya ito. Kaya ginawa ito si Gloria guys ng senior deputy speaker lang. Yan ang ugot sa lahat yan guys. Yan ang ugot sa lahat yan guys. Kaya gusto guys, di ba naging 10 years si Gloria guys sa pagkapangulo. Gusto niya guys magiging 10 years din si Sara. Kaya gusto niya guys i-impeach ito si Bongbong para matanggal ito si Sara ang automatic ang papalit kasi siya ang vice president. Sa 2028 guys, tatakbo ulit ito si Sara sa pagkapresidente. Kasi kaya nila guys manipulahin ang kumilik. O yan. Nakita nyo na guys ang laro? Nakita nyo na guys ang laro ni Gloria sa kanisara? Mga manluloko? Babae ito guys, ano pagkababae itong tao guys? Nakita nyo na taong bayan? Ang pinapaswildo ninyo, pinapalaman ninyo? Nakita nyo na? Oh, ito yung magugulo sa bansa natin, kaya huwag nyo na itong iboto guys, itong si Sara Duterte, huwag nyo na itong iboto. Ha? Huwag nyo na itong iboto sa 2020 presidential election. Huwag nyo na itong iboto.
walang magandang gagawin sa bansa natin to. Nakikita nyo naman ngayon, puro pangriktag-pangriktag ang ginagawa niya sa bansa natin. Puro pangriktag-pangriktag ang ginawa ni Sara Duterte. Hindi nyo ba alam guys, ang pondo ni Sara guys sa Office of the Vice President, 2.4 billion. 2.4 billion guys ang pondo ni Sara Duterte sa Office of the Vice President. Yearly yan, taon-taon niya guys, 2.4 billion. Mayroon pa siya guys, confidential fund na 650 million yearly sa Office of the Vice President. 500 million sa Office of the Vice President ang ano niya, confidential fund. 150 million sa DepEd. Ha? Ang confidential fund ni Sara guys sa DepEd, 150 million. Ang sa Office of the Vice President, 500 million ang confidential fund niya. Magkano ang total hat guys? Magkano ang kabuuan confidential fund ni Sara guys? 650 million guys, taon-taon yan. Pwera pa yung pundo guys sa OVP niya, sa Office of the Vice President na 2.4 billion. Samantalang dati guys, kay Atty. Lenny Robredo guys, yung naging bias lang si Atty. Lenny Robredo guys, alam nyo ba guys kung magkano lang pundo ni Atty. Lenny Robredo guys, yung naging Vice President sa Pilipinas? 500 million lang guys ang pundo ni Vice President Atty. Lenny Robredo guys. 500 million lang guys. 500 million lang guys ang pundo ni Atty. Lenny Robredo nung naging Vice President siya sa Pilipinas. Zero guys, zero ang confidential pa niya. Wala siyang confidential pa. Ni singkong butas, zero. Zero guys ang confidential fund ni Atty. Lenny Robredo nung naging Vice President siya. Walang confidential fund si Atty. Lenny Robredo guys. Zero. Zero guys, zero ang confidential fund ni Atty. Lenny Robredo nung siya pa ay Vice President ng ating bansa. 500 million lang guys ang pondo sa OVP, Office of the Vice President ni Atty. Lenny Robredo guys. 500 million lang guys ang pondo niya taon-taon. Maraming nagawa guys si Atty. Lenny Robredo. Marami siyang nagawa. Sinisiraan lang nila ito guys. Sinisiraan ito guys ng mga pulangaw at sa kadidiis kasi nagsanib ito pirsa guys. Nagsanib pirsa ito guys yung mga pulangaw sa kadidiis. Kaya sinisiraan ng sinisiraan si Atty. Lenny Robredo. Wala pa itong posisyon guys, binigay si Duterte. Kasi si Duterte guys galit kay Atty. Lenny Robredo. Kaya hindi ito guys binigyan ng posisyon. Hindi katulad kay Sara guys na binigyan niya sa ilkak ang ginilagay pa sa ilkak. Pero si Atty. Lenny Robredo guys walang posisyon, binigay ka, ano, Duterte wala siyang binigay guys. Hindi binigyan si Atty. Lenny Robredo posisyon kay Duterte. Hindi binigyan guys. O nakita nyo na guys. 500 million lang guys ang confidential, 500 million lang guys, 500 million lang guys ang pondo ni Atty. Lenny Robredo guys yung naging Vice President siya. 500 million lang pondo niya taon-taon. Walang confidential fund. Oh, pero si Sara guys, nakita mo naman 2.4 billion ang pondo ng Office of the Vice President. 2.4 ang laki ng tinalon guys ha. 2.4 billion ngayon guys ang ano ni Sara. Pundo sa Office of the Vice President. May confidential fund siya guys. May confidential fund pa si Sara guys na 650 million taon-taon yan guys. Mas malaki pa yung confidential fund ni Sara guys kaysa pundo ni Atty. Lenny Robredo nung naging Vice President siya guys. 500 million lang guys ang pundo ni Atty. Lenny Robredo nung naging Vice President siya. Ang confidential ni Sara guys 650 million taon-taon. Mas malaki pa ang confidential pa ni Sara guys kaysa pundo ng dati ni Atty. Lenny Robredo. Biro mo yan guys, may 2.4 billion na pundo pa si Sara guys. May 650 million pang confidential fund taong bayan. Iwan ko kung saan dinala ni Sara yan ngayon, yung 2.4 billion yearly na pundo. 650 million na confidential fund, hindi ko alam kung saan dinala yan ni Sara guys. Nakita nyo na guys, mukhang pira ito guys, yung anak ni Duterte guys, pare-pareho ito mag-ama guys, mga sugapa sa pira, mga mukhang pira. Ha? Walang kabusugan sa pira. Nakita nyo na guys? Ipagkumpara natin, ikumpara natin guys si Sara at saka si Atty. Lenny Robredo, ipagkumpara natin sila dalawa. Maraming nagawa guys si Atty. Lenny Robredo kay Sara.
malaki ang pundo ni Sara kaysa ka Atty. Lenny Robredo. Yan. Mangliling lang ito, guys. Yan, yan mo na pag-usapan natin, guys. Kung saan kayo naroon, guys. Lagi mag-ingat. Ingat kayo palagi, guys. Yan.